Yun, magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibago nating video at ayan, magandang umaga sa inyo lahat. It's already 3:48 AM at ito, ino-observe natin ngayon itong SLP. Okay, umabot na nga siya sa 1.5 pesos at tingnan natin, is this still a healthy move for SLP or kailangan na natin mag-take profit? Ayan, so ito medyo yung approach ko kasi sa trading guys over the time. I used to be very, very aggressive pag nagte-trade. Okay? Pero over the time, through experience sa mga libro na nababasa natin about trading, isa lang yung common sa kanila. Lagi dun sinasabi na yung mga successful traders, naging successful sila when they started to manage their risk. Okay? At dito na natin natutunan yung mga kataga na no one ever got broke taking profits. Kumbaga, 'di ba? Walang naghirap dahil nag-take siya ng profits niya. Ang meron lang naghirap yung mga naging greedy. Okay, ano ba meron sa ano? Sa SLP, yes. Start na ng season 20 at talagang ang earnings bumaba talaga, no? Or yung mapa-farm na SLP bumaba talaga, pero does it warrant na umabot siya ng gantong presyo? Well, ito yung ano. Ito yung isang katangian ng market na talagang mababaliw ka, okay? The market can stay irrational kung kailan, hanggang kailan niya gusto. Magiging irrational siya hanggang kailan niya gusto or minsan just enough na maliquidate ka or makain niya yung pera mo. Ganon yung takbo ng market. Kasi kung pwede tayong mag-short dito sa SLP, malamang may mga nag-short na nito. Dito yung SLP na to, kung pwede natin i-short to. Ayan. So, pero ayun nga ang problema, the market can stay irrational to the point na maubos yung pera mo. Ayan. So, ngayon, ano ba yung nakikita natin kay SLP? Well, I think this is it. Ano, nakahit na siya ng resistance niya sa 0.3. Ano yung proof? Ano yung proof mo, ano, Boss Hunter, na ano yan, resistance niya 0.3. So, siguro, markahan natin itong 0.3. Nasaan ba yung 0.3 na yan? Ayan ang 0.3. Nakita nyo itong mga, ito. Ayan. Nagkaroon ng reaction yung price dyan nung umabot tayo dyan last time. Ngayon, tingnan natin dito sa, ano, sa bid and ask corner. At yan, madala ko tumingin dito, pero maganda na rin siguro ma-point out para makita nyo na rin kung ano ba talaga or paano ba tinitingnan itong bid and ask na ito. So, dito sa ask, ito yung mga nagsisell. Kumbaga, ask. Ito yung asking price ko eh. Kumbaga, ako yung nagbebenta. Ito yung ask ko. Ayan, sa sell to. Ito yung buy. Ito yung bid side. Ngayon, tingnan natin to. So, nakikita nyo dito at 0.03, may 46 million SLP na nakaparada. Kumbaga, hindi mabebenta ng mas mahal sa 0.03 itong SLP hanggat hindi nauubos tong 46 million na to. Okay? Isa-serve niya muna yung mas mura. Kasi siyempre, ano ba yung una mong bebenta? Siyempre yung mas mura. Kaya ito, yung mga nagbebenta ng 0.0295, sila yung unang nasa-serve. Sila yung unang nabibigyan. Kita nyo, bumaba yung ano, bumaba yung value. Kasi sila yung unang nasa-serve. At nare-replenish yan. Yung may mga nakikisabay din ng benta at 0.0295. And again, may nakaparada pa rin sa 0.03 na 46 million. Minsan bababa yan, minsan tataas. Depende. Kasi itong mga nasa 0.03, ginagawa niyan para mabenta na yung mga SLP nila ng, ano, ng mabilisan, bumababa yan. 0.03, 0.0294, bebenta ko na nga ng mas mura para maserve na ako. Dito naman, sa buy side naman, sa bid side, kabaliktara naman. Ang unang masaserve, yung may pinakamataas na offer, itong nasa harap. Ito, 0.0293, bibili ko niyan, 0.0293. Titignan natin kung masaserve. Yan. So, yung bara dito actually 0.029 yung pinaka bara ng ano ng sa bid side, pero dito tayo mag-focus sa bara dito sa sell side kasi ito yung magde-determine kung aangat ba talaga yung presyo ni SLP or hindi na. Eh ang kapal ng bara, 46 million yung nakabara diyan, so dapat ma-serve muna yan. Kita nyo, sobrang kapal ng bara sa 0.003, nagbebenta sila ng mas mura, binebenta ng mga tao na ng palugi or mas mura sa 0.03 para sila yung ma-serve.
Ayan, so ganyan inoobserbahan itong ano, bid and ask. Ayan. And sige, konting technical analysis muna tayo. Ano ba dapat gawin? Well, ako, kung ako yan, magsisell na ako. Actually, ang ginawa ko na sa ano natin, sa SLP natin, kinonvert na natin sa USDC. Bakit? Bakit natin kinonvert? Again, we're just being cautious, no? Hindi nyo ako kailangan gayahin. Kasi ako, okay na ako. Happy na ako dito sa ano? Happy na ako dito sa naabot niyang presyo. Pero, titignan natin kasi yung 5-minute chart. Ano ba yung meron? Ano ba yung meron sa 5-minute chart natin? Okay. Nakita natin dito, ayan, paangat, ito, pababa. So, this is a bearish divergence na, no, na matatawag. Okay? Pataas yung price, yung RSI, pababa. So, this is a bearish divergence. Pagdating naman natin sa 15-minute time frame, ito, dito, medyo buhay pa siya dito, ah. Kasi nasa, ano siya, above RSI 70. So, pwedeng, ano yan, pwede yung mag-consolidate dyan, ayan, tapos, umangat. Pwede pa yan dito sa 15-minute time frame. Pero again, short term, very very short term natin na nakikita natin, pwede yan bumaba kasi nga dito sa RSI. So pwede yan, i-touch niya ulit itong 0.0286, mga ganyan. So pwede niya i-touch yan yung kanyang moving average, yung MA20 niya. Ayan. Yung mga possible na galaw. Pagdating naman sa daily, nako, eto na, nasa ano na tayo, nasa overbought category na tayo na RSI 70. So, tuwing kailan ba or ano ba nangyari last time na umabot tayo sa RSI 70? Ayun, nag-pick tayo. Ayan, dito tayo nag-RSI 70, then ever since bumaba na tayo. Hindi ko alam kung ganito yung mangyayari kay SLP, pero masyado niyang mabilis na abot yung RSI 70 niya, kaya natatakot ako sa isang ano, sa biglaang dump ng market. So, yun, no? Kasi ito, itong 46 na to, 46 million na to, pag to lumipat, ginawa nilang market sell yan. Sasagasaan nila lahat ng ano, sasagasaan nila yung buy side. Goodbye yung ano natin, goodbye SLP tayo dyan pag itong 46 million na to nag-dump. Kasi ang dami niyan, kaya nitong ano, kaya nitong mag-move ng ano, ng market at masiserve yan ilang siguro ano, biglang bagsak ng 0.0285 yan pag nag-decide yan mag-sell. Ayan, yung 46 million na nakabar na yan, tapos may 22 million pa sa 0.0299. Ayan. So, ino-observe din natin itong ano, minsan-minsan. Pero itong order book, hindi na ako masyado tumitingin dito. Siguro ano na lang. Again, like we advise to, take profits when happy. Yun lang. Yun lang yung masasuggest ko. Pero sa ngayon, resistance area itong 0.03 na ito. Kaya, ingat-ingat. Tsaka masyado nang overextended yung rally. Masyado nang overextended. Pero again, the market can stay irrational kahit na hindi na nagme-make sense sa atin. So, pwede yung umangat pa. Yes, pero again, this is ano na, profit na tayo dito eh. Diba? So, pwede yung mag-extend pa tapos saka siya mag-flash na bagsak. Hindi natin alam. So, yun lang. Ingat lang. Ingat lang, guys. So, siguro, this is a quick technical analysis lang muna for SLP. So, discardin nyo kung anong-ano nyo, anong plano nyo. Pero, pinapakita ko nga yung mga senaryo. Pwede pa yan umangat. Pwede yung umangat, magstay irrational na biglang mag-extend pa, tapos definitely bababa yan. Okay, definitely magkakaroon ng retracement. Yun yung hinihintay natin. So kung gusto nyo mag-enter dito sa SLP, hintayin nyo yung retracement, gano'ng kalalayo magiging bentahan. Ayan yung ano nyo, antabayanan nyo kasi napakadami nung gustong mag-sell at 0.03 and 0.0299, 0.0298. Ang daming gusto magbenta, ilan to? Umabot ba ito ng ano? 12. So, may 1 dito. 7, 9. 92 million SLP. Ito pa lang. Sa tatlo pa lang na ito. Tapos, ayan. Meron pa ditong 8 million, 6 million. So, 18 plus 7, 25, 30. So, umaabot ng 130 million SLP. Yung gustong i-dump ngayon. No? 0.03 to 0.0292. At ayan na nga. Unti-unti na bumababa yung presyo ni SLP. Kasi yan, grabe yung selling pressure. Napakalaki ng selling pressure. Tapos yung buy side, tignan nyo, gano'ng kaliit. Ayan, medyo maliit. Meron may mga bulk, pero mura nila gustong bumili. Tignan nyo, mura nila gustong bumili. 0.0285 sila sumasalo ng presyo. 0.0290 medyo pumapalag. Pero ayan na, mukhang masaserve na yung 0.0290. Ayan, oh. So ito yung mga barat to. Mga barat na buyers to. Na, yun nga, syempre, gusto nila makamura, kaya namimili sila. Pero again,
Minsan tinatanggal nila bigla yan, merong fake bid lang yan. Okay? Etong 12 million na to, tingnan nyo, may malaking possibility na biglang mawala yan. Ayan. O yan, may nag-alis na lang 1 million. Nakita nyo, from 12 naging ano, naging 11 million. At pwede nilang alisin yan para mas makabili pa sila sa mas murang halaga. If fake bid lang nila. Ayan. So, observe nyo lang yung mga galaw dito. Ayan. Pwedeng ngayon, pwedeng sumasalo, pero mahina yan yung mga gantong pagsalo. Pwede lang tanggalin yan. At ayan na nga, nagiging 10 million, 9 million. At pwede nilang ilipat yung bid nila sa mas mababang halaga. Siguro 0.0285 yan, makidagdag sila dyan. Ayun, ayun, no? At ayun, merong mga namimili. At 0.029 man. So, ganyan siya, ano? Kung gusto nyo makita yung bakbakan sa merkado, pwede nyo panoorin to. Pero again, hindi naman din masyado, ano yan, binabantayan. Kasi masyado na micromanage yan pag nagtitrade kayo. Maganda lang na at least naiintindihan nyo yung nangyayari. Okay? So, ayan, nandito yung buyers, nandito yung sellers. Ayan yung labanan nila. Sino yung unang bibigay? Sino yung unang kakagat? Ito bang mga bidder side? Kakagat ba sila sa mas mataas na presyo ng sell side? Or yung sell side ba? Magbebenta ng palugi or mas mababa sa market value? Yun, ganun yung ano, ganun yung para siyang tug of war ng presyo. Yan, ganun ko siya tinitignan pag naniningin ako dito sa order book or sa bid and side na corner. Ayun, so sana may ano kayo, no? May naintindihan kayo sa mga sasabi ko, pinagkukwento ko dito. Ayan. So, I guess that's it for SLP. Ang tabayan na natin kung ano mayayari. Pero, ang tingin ko dito, resistance natin 0.03. Hindi ko alam kung aangat pa yan. Possible umangat yan. Pero, if you have bought SLP at a lower price at profit na kayo ng maganda-ganda, walang masama mag-take profit. Hintayin nyo mag-ano. Hintayin nyo na lang magkaroon ng retracement, saka kayo magre-entry. Pwede naman yun eh, di ba? Hindi nyo naman kailangan na tiisin yan na kunyari nag-start na bumaba, tapos titiisin nyo. Okay lang yan, hold lang yan. Hindi nyo kailangan mag-hold. Kasi pwede na kayo mag-take profit dito. Marami na yung bulk ng pera nyo. Di, pag bumaba siya, bili kayo. Pwede yung ganun. Kung retracement lang na healthy. Kasi malalaman naman natin yung healthy retracement sa hindi. Kasi kung maglang magpa-flash yan na flash na benta yan, syempre hindi kayo ano, hindi kayo bibili. Hindi niyo ibabay yung ano, hindi niyo ibabay yung dip. Pero kung paunti-unti naman yung pagbaba, ayan, pwede. Mahintay niyo yan, magko-consolidate yan at some point magbibigay yan ng clue na okay, dito na ako ihinto. Dito na yung ano, dito na yung low na makikreate natin, di ba? Tapos saka kayo bumili din, abang ulit. Ganun lang. So, yun guys, maraming salamat and see you on the next video.